Naghahanap ka ba ng advice when and how to use Rick Skin? Or kinukonsider mo na talagang bumili pero hindi mo pa alam kung paano at natatakot ka pa? Then, para sa iyo ang video na to. Just keep on watching. Hi guys! Good morning! It's me again, Kem of Kater's Channel. For today's vlog, i-share ko sa inyo nag-experience ko with Rick's Skin Clear Balm ng 2 weeks. Yes, that's right. 2 weeks ko lang siyang ginamit at malalaman niyo siya. Without any further ado, let's go! So, ayun na nga. At bakit nga ba ako gumamit ng Rick Skin? Actually guys, nag-start lang to kasi nakita ko yung pinsan ko, si Sam, na nag-glow yung skin niya. And then, one day, inask ko siya. At that time, medyo nagkaka-pimple ako ng paunti-unti. Paunti-unti lang naman, though natutuyo siya. Pero, alam mo yun, medyo nahihirapan tayong i-control na naman. I asked, ano yung ginagamit niya? Nabanggit niya nga yung name ng Rick's Skin. And that time, I was not interested yet. Pero as time goes by, medyo hindi na po natin nako-control yung face natin. Ayan, papakita ko na rin po dito kung ano. Gumaling po tayo sa acne breakout parang 2 years ago na. 2 years or 3 years, parang ganon. And after nun, ito yung naging nangyari. Actually, after mag-heal yung face ko, nagkaka-pimples pa rin naman ako, pero medyo okay-okay na. Mabilis, nag-heal naman siya papano. Pero that time, nga tulad nga na pinakita ko, medyo hindi nga siya nako-control. And kinonsider ko, kasi nga nakita ko yung effect ng Rick's sa face ng pinsan ko. So, kinonsider ko siya. Pero before noon, nag-review ako, yun, tinignan ko muna siya, nanote muna ako ng mga vlog, ng mga reviews, kung paano nga ba siya gamitin at kung magkano nga ba siya, kung kaya nga ba ng budget natin. And guys, yun ang maganda kasi affordable naman siya. Tulad ng mga beginner guys, nanood din ako ng mga video tutorial kung paano at hanggang kailan nga ba ginagamit ang mga rejuvenating set. Nagtanong-tanong na rin ako kung saan makakabili or saan ako makakahanap ng mga active reseller na talagang legit. Siyempre, alam niyo yun, just like sinabi ko sa previous video ko, dapat lagi niyong i-consider yung pagbibilhan niyo at yung presyo ng product. Mahirap na kasi pang-in-front natin yung face natin. At kapag nasira siya at nakagamit tayo ng mga fake product, there's no turning back. So, saan nga ba nakakabili ng Rick's, guys? Actually, marami naman. So far, parang wala pa naman siyang lumalabas na fake sa market. Sa pagkakaalam ko ha, sa last update ko. Pero marami siyang pwedeng pagbilhan. Meron siya sa Lazada, sa Shopee, online. Pero syempre, kukonsider nyo lagi yung mga reviews. Kung effective at legit ba yung seller. Pwede rin siya sa mall. Normally nakapwesto naman yung mga booths nila sa mall, sa entrance lang. Meron din siya sa palengke. Sa palengke naman, may mga maliliit silang store, mga booths. Mapapansin nyo kung active or kung legit reseller yon, kasi yung tinda nila is more on beauty products lang. More on rejuvenating set. So, actually, yung sa akin, guys, nabili ko lang din siya sa palengke. And that's only 300 pesos. Ewan ko lang sa online. Actually, nag-check ako sa Lazada, may nagtitinda siya ng 350. Meron din kapag mga reseller na, yung iba, binibenta nila na 450, yan. Pero kapag direct nyo siyang binili, nasa 300 lang siya. Ay, meron din po siya sa Divisoria. Di ko lang na-ask kung magkano yung presyo niya. Pero same lang din po. And then, proceed na tayo sa pinaka-product. So, ito yung first day na ginamit ko siya. Actually, hindi ko na po nakip yung pinaka-packaging niya, yung pinaka-box niya. Natapong ko na po siya. It's been 1 month na rin po. And ubus na, almost ubus na yung product sa akin. So, ito na lang natitira sa akin. Actually, itong dalawa guys, ubus ko na. Ubus na siya. Ito na lang, yung sa akin, yung toner, nasa, hanggang dito pa siya, madami pa siya, kasi sobrang konti lang ginagamit ko. And yung soap, ubos na rin po siya. So, start po tayo sa soap, or start muna tayo sa pinaka-box, kasi yung pinaka-box niya, wala naman, normal lang, so super light lang ng design, lahat ng information, nandoon naman sa likuran, babasahin nyo na lang. And then, yung soap naman niya, guys, nasa ganito, siguro, ganyan. Medyo malaki rin naman siya and kinat ko siya into 4 pieces. Ang maganda sa soap niya guys, super light lang gamit, super light lang ng amoy niya sa mukha and hindi siya mahapde. Ewan ko lang sa iba pero sa akin, hindi siya mahapde, hindi siya nag-sting
And yung effect niya after mong gamitin, binabanat niya yung face mo ng ganyan. And talagang, in-exfoliate yung mga dirt sa mukha mo. So, nagtagal din siya sa akin. Actually, nagamit ko pa siya. Yung per piece niya, nagagamit ko pa siya sa whole body. Matagal siyang matunaw. Mabilis siyang bumula, pero hindi siya ganun kabilis maubos. And pagdating naman po dito sa Clear Balm Exfoliating Toner nila, for me, hindi rin siya mahapde. Kasi ang ginawa ko, guys, may napanood akong tutorial na kapag gagamit daw po kayo ng mga exfoliating toner, dapat up to 1 to 4, anong tawag dito? Ganito, up to 4 drops lang. And then, huwag nyo siyang ikikis-kis kasi kahit sabihin mong light lang yung product, toner pa rin yan. So, medyo may malakas pa rin yung effect niya sa mukha natin. So, kailangan dap-dap lang yung paggamit. Especially kung may pimple kayo, yun yung pinaka-targetin nyo. Siguro mga tatlong dap, ganyan. Tapos the rest, ganyan lang. Super light lang. Huwag kayong manggigigil ilagay sa mukha nyo kasi kahit naman idiin yung maigi sa mukha nyo yan, hindi siya ganun i-epekto kagad. It takes time. So, yun yung masasuggest ko. At hindi siya mahapde for me. And maganda siya sa mukha. So yun lang, maganda siya sa mukha. So dito naman tayo sa MAC creams nila. So start tayo sa day cream. Ito, yung pinaka texture niya. Super creamy. Oh, super creamy. Super cream talaga siya na parang pag nilagay mo siya sa mukha, medyo mabigat. And then para ka na rin nag instant powder sa mukha mo. And I suggest, kapag maglalagay kayo nito sa mukha, guys, dapat nakatapat kayo sa electric fan or kung may aircon man kayo, much better. Kasi kapag nagpawis kayo, sasama siya, huhulas, sasama siya sa pawis nyo and mamumuti. Pero maganda rin naman siya kasi talagang instant powder kayo kagad sa mukha nyo at may talagang brightening effect siya sa mukha. So, yan. Konti lang yung laman niya, may bilis siyang maubos. Kasi 10 grams lang po siya, yan. May SPF 30 na rin siya, so talagang ipoprotect niya yung face niyo pag may lumabas-labas kayo sa initan. And then, lastly, yung ating night cream. Actually, guys, ito, mabilis niyo lang siyang gagamitin. Mabilis niyo lang siyang mapapansin kung alin yung pangumagan panggabi. Kasi ito, meron siyang indicator. Ayan, kikita niyo ba? Meron siya ritong sun. So, or day, ayan, sun na picture, day, may nakalagay na maliit na font na day. So, yan, pang umaga. And then, yung pang night cream naman natin is, ito, my half moon. And then, may maliit na nakalagay na night. Maliit nga lang sobra yung font niya. And, sa per product or per bottle, meron naman siya nakalagay din na expiration date. So, makikita nyo rin kagad. And then, sa night cream, yung texture niya, guys, parang jelly. Ayan, may natitira pang konti. Makita, parang siyang jelly. Ayan. Pag nilagay niyo naman siya sa mukha niyo, madulas kagad. So, kahit konti lang ilagay niyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa akin, ganyan lang nilagay ko para matipid. And, mabilis lang siya ganyan. Glow, pang glowing skin naman siya. Na, pag sa gabi, tagang kikintab yung mukha mo. Which I realized, after weeks, hindi ko na pala kailangan i-achieve yung glassy skin kasi I forgot na yung type ng skin ko, guys, is acne prone skin. So yung mukha ko, especially sa morning, talaga namang severe yung pagiging malangis ng mukha natin, especially sa part na to dito. Sa mga oily skin dyan, for sure nakaka-relate sa akin. And alam niyo yan, ang target ng mga langis-langis sa mukha natin is dito. Dito, ayan, malala dito. And then dito. Pag nasa work ako, ginagamit ko is gumagamit na lang ako ng blotting paper para medyo makontrol natin yung pagiging oily skin natin. And then, after a week na ginagamit ko to siya, parang 1.5 week, napansin ko, glassy siya, which is parang wala namang masyadong difference kasi nga oily rin naman ang mukha ko somehow. Parang wala namang masyadong pagbabago. So, tinigil siya in 2 weeks kasi nga din, napansin ko yung pagpipil ang mukha ko, parang micro peeling na sobrang maliliit na madami. Ayan, pasok ko rin dito yung naging condition ng face ko after 2 weeks.
kinutinyok pa siya ng another 2 days, pero hindi ko na talaga kaya yung pagbabalat niya sa mukha ko. So, tinigil ko na. And actually, ito, hindi ko siya totally naubos. Natuyo lang siya sa init ng panahon. Natuyo lang siya. Same dito with the day cream. Yan, natuyo lang siya, guys. Ayan. Hindi ko siya totally naubos. Ito, sobrang dami pa kasi nga, matipid ko siyang ginagamit. And continuous ko siyang ginagamit. And take note, guys, kapag, yan, kung napapansin nyo, hindi na ako masyado talaga nagkaka-pimples. Kasi ito yung nagiging pinaka secret ko na once or twice a day, wala na masyadong, wala na ako pina-follow na rule, basta gamitin ko siya minsan once or every night and day, ganyan. Siya na yung pinaka nagpapa-dry up ng pimples ko. Kaya hindi na ako masyadong nagkaka-pimple, ayan. So para fair tayo, before ako nag-film neto, naghilamos ako, guys, nag-apply lang ako ng konting lip tint para hindi naman tayo alam mukhang bangkay sa video. Pero ayan. So 300 pesos lang siya. So far so good naman yung nag-experience ko sa kanya. And hindi na ako ulit nagkaka-pimple. Kung magkaka-pimple man ako during menstruation natin, ito lang yung solution. And siguro i-continue ko to hanggang maubos and magte-try tayo ng ibang product para ma-review. So yun lang, guys. Kung meron kayong maisasuggest sa akin about pagiging oily skin, please comment down below and please subscribe na rin. So, yun lang. Thank you!